Hey guys, it's me Ivy, your Batanganya vlogger, and welcome back to my YouTube channel. Ayan, napakatagal kong nahinto talaga sa pagbablog. Nag-review ako sa inyo ng product na aking isa sa aking mga ginamit na naging helpful naman kahit papaano on my acne. Pero hindi ko ito guys ginagamit gabi-gabi or araw-araw. So from time to time laang ganyan kasi may mga iba akong spa treatment at may mga aso akong may inhale like ngayon. Wait lang. So yun, tumahimik na yung mga aso. So ari guys, yung aking tinutuhoy sa inyo na product na isa sa mga ginamit ko for my acne. May wait lang. Ayan, ari. This is the Bello. So yun, sana yung makita nyo. Wait lang, maliwanag. Ayan. This is the Bello Acne Pro Pimple Gel. Alam ko guys, medyo may katagalan na talaga siya. Ayan yung product. Alam ko na medyo may katagalan na talaga itong aring product na aray gayan way back. Ano pa yata ako niyan nari eh? College pa ay meron ng garne. Pero syempre nung college ako, syempre hindi pa naman ako naging vlogger. Gayon yung vlogger. Eh, ayun. Ngayon ko lang arit na-try ngayong taon ito. Dahil syempre, for the past years, ganyan is, madami na akong na-try at nasubukan. Pero ngayon nga is, parang sumagi siya bigla sa utak ko. Ganyan na meron nga pala akong ginamit dati na spot treatment, which is my favorite noon. Ayan, mga college days ako. Dahil, nung college ako, ayan, mapimple na rin naman talaga akong tao. Gayon. So, ito yung nakatulong, which is the Bello Acne Pro Pimple Gel, oily-free, fragrance-free, non-comedogenic, hypoallergenic, dermatologist tested. So guys, konting description lang tayo about this product, the third step in Bello Acne Pro 3-step clear skin system. Kasi guys, meron silang set for this kanilang Acne Pro, which is their Acne Pro set. Ayun, kung ma-familiarize kayo gayan, meron silang set for this. Meron silang, alam ko doon is soap, tapos toner, and then last is etong kanilang pimple gel. So it helps dry up pimples fast, calm inflammation, and promote healing and antibacterial action, leaving skin smoother and pimple free. Infused with purified bee venom, clinically proven to help heal mild to moderate acne. So guys, yung naging acne ko kasi recently is moderate to severe, or talagang cystic acne na talaga siya. Kasi may mga parts ng face ko, katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, na hindi naman talaga dapat tinatagihawat, ay bigla akong nagkatagihawat. So, ayun. And ito guys, ginagamit ko siya as spa treatment nga lang, ganyan, sa mga malalaking pimples. Gayon, and ang price nito is, nagko-cost siya ng 190 pesos, buy one, take one na siya sa Shopee at Lazada. Pero hindi ko sure guys, kung sa mga Watsons or any physical stores na merong available nitong Acne Pro Pimple Gel, if nakabuy one take one din. Kasi ngayon, di ka alam naman natin, nag-pandemic, gayan. Tapos halos naka-work from home din ako. Kaya, lagi akong bumibili guys, online. Lahat ng mga products to actually is online. Kahit na medyo mabibili ko naman siya, ganyan, nalabas lang. Ang magbabiyahe pa kasi ako guys, ganyan. Basta marami siyang kwento. Kaya, mas pinipili kong bumili online. Actually guys, this is a gel type na pimple, kasi nga pimple gel, so gel type siya guys, kasi may mga spa treatment guys na cream type or kaya parang moisturizer type yung kanilang pagka tawag dito, yung kanilang laman sa loob. So yun guys, tapos na tayo sa mga description of Miso product. So dun tayo pupunta sa kanyang pros or sa mga advantages nitong product nito. So makikita nyo tube packaging, sobrang easy lang niya guys gamitin. Ayan. So, ismiss mo lang siya, ganyan, pisilin mo lang, and lalabas na dito sa kanyang pinaka butas, sa kanyang nozzle. Nozzle ka tawag doon. Ayun, doon yung product, pero hinay-hinay lang. Kasi guys, ako para hindi ako mahirapan lumabas yung product, tinataktak ko, are, yan. Tinataktak ko, are, para lahat talaga ng product is mapunta doon sa pinaka nozzle niya para madaling ma-squeeze out yung gel niya. So guys, makikita niyo naman sobrang liit niya lang talaga. Ayan, sobrang maliit na guys yung aking palm.
ganyan. Pero makikita nyo, maliit lang din talaga siya. And yung grams niya is 10 grams. May content siya na 10 grams, pero fero. Pero guys, for me, hindi siya ganyong kabilis na ubos. Kasi nga, at least sa akin is dinadat-dat ko kasi. Siguro mga pea size amount, ganyan. Nang ginagamit ko din is okay na for my acne, ganyan. Even though yung naging paghihawat ko talaga guys dati, binibilang ko nasa 10 pieces, 20 pieces sa aking mukha yung mga tagihawat ko gayon, kaya sobra talagang lala ng naging aking tagihawat. Then good ito guys for all skin type ganyan. If ever ko may oily skin ganyan, preferably guys maganda to sa mga may acne or acne prone and oily skin, kasi nga gel type siya, so madaling maabsorb ng skin nyo yung product na ito para madaling mag-heal yung mga acne natin. And then guys, kapag nasa bahay lang ako, syempre I'm using it day and night. So, bali twice a day ko siya ginagamit. Ganyan, and for me naman is effective and safe naman siya for my skin. Even though I have a very sensitive skin. And yun guys, nakakalit din siya syempre ng pimples. Pero this is not a miracle product. Syempre, it takes days para lumit yung pimples. Lalo na guys, sa katulad ko na matagal talaga maghilom yung mga acne ko. Ganyan, hindi ko alam kung bakit gayon. And yun, at least siguro sa mga severe acne or yung mga cystic acne na meron ako, at least 5 days bago niya mapalit, kasi malaki talaga guys ako magkaroon ng cystic acne. Kaya nga siya tinawag na cystic acne kasi nasa loob talaga siya gayon. Hindi agad siya yung sobrang, alam mo, mapapalit na kind of pimple. So talagang kailangan mo magsyaga while using this. Pero sabi ko nga, okay lang naman kasi mura lang naman siya. And yun, hindi tipid naman siyang gamitin pati. And then for me guys, hindi ko masasabi siyang pros kasi mostly na mga ginagamit kong spa treatment, may half the effect talaga siyang mararamdaman dun sa mga acne na nilagyan mo gayon. Even though kasi natapon ko na yung box na rin, nandun kasi yung pinaka ingredient list niya ganyan. So ayun, baka nandun may ingredients doon or ingredient doon na talagang may dahilan kung bakit humahapdi kapag nilalagyan mo yung acne. Pero for me mga guys, hindi naman sobrang tagal kapag humapdi siya. Siguro mga 30 seconds, ganyan, mawawala na rin yung hapdi ng iyong acne, ganyan. And for me naman, is hindi naman siya bothering. Kung ikaw yung tipo ng tao na maliit yung pain tolerance, yun. Ito, magtapat ka na lang sa electric fan para mawala kahit paano yung half day agad. And then guys, meron lang ako nakapansin na konti siyang dry patches. The next day after ko siya gamitin, hindi ko alam if... Siyempre, ito lang ginamit ko. So, ito yun. Hindi ko sure guys kung bakit siya nagkakaroon ng dry patches. Pero siguro nga dahil kasi tinutuyo niya yung pimple, kaya gayon. Pero very minimal lang naman, hindi siya bothering. Pwede mo naman siyang daanin sa paghuhugas na iyong mukha para mawala yung dry patches na yun. And of course, gumamit ka ng moisturizer or kaya sunscreen afterwards na maghilamos ikaw. So yun guys, yun ha, basta lahat tayo depende sa gumagamit ng mga products. Yan, hindi ko sinabing dahil effective sa akin is naging effective sa inyo. And of course, is iba-iba rin tayo ng healing process, healing time when it comes sa paggamit ng product. Merong iba nga sa 3 days, 7 days, ganyan, is kita mo na talaga yung effect. Pero nga tulad na sabi ko, we might have the same, tawag dito, skin type. Pero yung skin structure natin on how yung product mag-work sa ating skin is iba-iba. Kaya dun sa iba guys, dahil ngayon nga syempre usong-uso ng TikTok tambay, isa rin akong ganap na tambay sa TikTok. So sinasabi ng mga dermatologists doon, board certified dermatologists doon, na bago ka magpalit ng isang product na ginagamit mo, make sure na ginagamit mo siya for at least 1 to 2 months or 4 to 6 weeks of continuous use para masabi mo if hiyang ka dun sa product o hindi. Kasi minsan hindi natin na-identify kung breakout na ba talaga or purging stage yung ating nararanasan when it comes to a certain product na ating ginagamit. Pero syempre, huwag din natin paghalu-haluin yung mga products. Ganyan, if ever na gumagamit ka ng, kasi madami ng rejuve sets na lumalabas ngayon, if gumagamit ka ng rejuve sets, make sure na stick ka lang doon sa rejuve set na yun. Huwag kang gumamit na kahit anong product na pwedeng ika, mag-clash
nung product na yon. So, yun, stick ka lang into a one product. And then, saka ka mag-add siguro kapag nakapag-adjust na yung skin mo, certain product na iyong ginagamit. And for me guys, sa cons niya, wala naman akong masasabing cons when it comes dito sa Acne Pro Pimple Gel ni Bello. Kasi nga, matagal ko na din naman talaga itong nagamit before college days pa ako. Pero yun nga, ngayon ganun pa rin naman yung effect niya. Walang nagbago sa kanya as in. Kaya, yun. Must buy talaga siya guys. Importantly kasi, buy one take one siya palagi sa Shopee and Lazada. Kaya laking mura mo kapag dun ka bumili, which is ilalagay ko yung link sa description box below. So yun guys, that's it for this video and I hope is nakatulong sa inyo aring aking video are na alam mo yun, kung gusto mo pang matry or ikaw inagbabalak magtry ng Bello Acne Pro Pimple Gel. So by the way guys, aking skin is acne oily sensitive skin and for me guys is nag work naman aring aking paggamit ng Bello Acne Pro Pimple Gel. Pero yun nga, kasi sinabi ko, it takes time para mag-effect yung product sa inyo. So, continuous use is the key. And of course, know your skin. Diga, kapag gumagamit ng mga product, ganyan. Kasi, ikaw lang yung makakaalam. At of course, derma. Kapag nagpa-derma ka, kapag hindi mo na talaga alam yung solution na for your skin, magkapalit-palit. And if you know na hindi talaga siya nag-work, so punta ka na sa isang board certified derma para ma-resetahan ka kung ano pa talaga yung pinaka-the best product na mag-work sa iyong skin. Kasi minsan kakapalit-palit natin, kakatry natin ng product, mas nagsasuffer yung skin natin, ganyan. Kaya ang nangyayari, mas lumalala yung ating acne. So yun lang guys for this video and I hope is mag-subscribe ka na dito sa akin channel and see you on my next vlog. Bye!